Okay. So, meron pong kwento si Pastor Erwin McManus na author ng Chasing the Deadline, Daylight, na tinatalakay po natin sa Conquest Sermon Series. Ito po yung kwento niya, no? Papunta daw po siya sa airport, hindi niya po binuksan yung cellphone niya. Basta gusto niya lang ano, mag-relax, papunta sa airport. Tinatawagan na pala siya ng misis niya, hindi niya pa alam. Kasi yung time na yon, September 11, World Trade Center attack. Nagbabagsakan na yung mga eroplano, hindi niya pa rin alam. Kaya nung namahawakan niya yung kanyang cellphone, talaga nanginginig ang boses ng kanyang asawa at ang sabi niya, bumalik ka na sa bahay. Huwag ka nang tumuloy at tsak hindi rin naman tutuluyan kasi ilang eroplano na ang bumabagsak. So laking gulat din ni Erwin McManus, yung time na yun na magta-travel siya, ang dami na palang eroplano na bumabagsak. Ngayon, ang pinakamalaking katanungan kay Erwin McManus at sa kanyang asawa, ano yung lesson? Ano yung ituturo niya sa kanyang mga anak pag nagtanong, Daddy, bakit nangyayari ang mga bagay na ito? For sure naman, Christian or hindi Christian, parehong naapektuhan ng tragedy na ito. Nagpe-pray daw po si Erwin McManus, paano niya ito ikikwento sa kanyang mga anak? At alam niyo po, ito yung sinabi niyang lesson sa kanyang mga anak. You have no control over when you die or how you die, but you do have control over how you live. Wala kang control paano ka mamatay at kailan ka mamamatay. Ang meron kang control ay paano ka mabubuhay. Okay? Ang ganda ng lesson po na nakita nila. And I believe, isa ito sa reality na gusto nating pag-usapan. Maraming tao napaparanoid, baka sila mamatay, which is totoo naman po talaga, yung death rate po ng COVID, maliit lang. Pero yung death rate na mamamatay tayo is 100%. Katulad na sinabi ni Erwin McManus, ang problema natin ay hindi alamin kung paano tayo mamatay at kailan tayo mamamatay. Ang kailangang problemahin natin, i-focus natin yung ating sarili or asikasuhin is paano tayo mabubuhay. Kahit hindi mo naman paghandaan o kahit hindi mo naman alamin kung kailan ka mamamatay, talaga namang totoo tayong mamamatay. Pero ang tanong, napag-isipan na ba natin paano talaga tayo mabubuhay sa mundo na walang katiyakan? Sa mundo na hindi natin alam kung ano mangyayari. Mamaya, buhay pa ba ako? Bukas, buhay pa ba ako? Bukas pa ba? May trabaho pa ako? Bukas ba? Kasama ko pa ang aking mahal sa buhay? Hindi ho natin alam. Malakas ka ngayon? Bukas ba? Malakas pa rin ako? So, we are living in the realm of uncertainty. Kaya this time po, let us discuss how to live in the realm of uncertainty. Hindi naman ibig sabihin dahil hindi natin alam ang maraming bagay, ay titigil na po ang ating buhay. The reality is, meron tayong mga alam at marami tayong mga bagay na hindi po natin alam. At kahit may word po na tinatawag na uncertainty, tuloy pa rin ang buhay. At mamaya ipakita ko po sa inyo, may miracle po pala sa uncertainty. Okay? Diyan lalo nating marirealize kung gaano kagaling at kapangyarihan ang Diyos. How about Hebrews 11:1? To have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. So ang pananampalataya daw po ay kasiguruhan, ano po, o pag-asa sa mga bagay na hindi pa natin nakikita at katiyakan sa mga bagay na ating inaasahan. So ibig sabihin lang po, sa buhay po natin, may mga bagay tayo na hindi tiyak, pero may mga bagay naman na kailangan po nating tiyakin. Sabi ko nga, kung meron ka mang unang titiyakin, tiyakin mo paano ka mabuhay. Tiyakin mo paano mo haharapin ang mga bagay na ito. Punta pa rin ho tayo sa 1 Samuel chapter 14, verse 1. Ito yung story behind sa conquest na tinatalakay natin. One day, Jonathan said to the young man who carried these weapons, let's go across to the Philistine camp, but Jonathan did not tell his father Saul. This is a statement of faith. Let, parang sa dating sali natin, let us come and go over. Ano po? Let us
go, ano po, across to the Philistine camp. This is a statement of faith. Habang natutulog si King Saul, gumising naman ng maaga si Jonathan para sumugod sa kampo ng kalaban. Sa iba, ang term nila dito is suicidal mission. Parang nagpapakamatay si Jonathan. Pero hindi po siya nagpapakamatay dito. Nag-practice lang ho siya talaga at pinapractice niya paano totoong lumaban at mabuhay na hindi po natatakot sa maraming bagay na hindi naman niya control, kundi ang iniisip niya ay ang mga bagay na ipinagagawa sa kanya ng Lord. Okay? In the realm of uncertainty, which is lahat tayo kumakaharap po dyan, sa mga bagay na hindi rin natin alam, pero ito ang mga bagay na dapat nating tiyakin, anuman ang kinahintan ng buhay, anuman yung mangyari, dapat yung apat na ito, sigurado ka. Okay? Number one is this. In the midst of uncertainty, we need to have an absolute trust in God's character. We need to have an absolute trust in God's character. Okay, tingin po kayo sa akin. Napakasarap isipin po ano, na sa gitna ng walang katiyakan, ipinangako ng Panginoon at tiyak na ang Diyos nagpapakilala po sa atin. Pwede nating matiyak kung sino ang Diyos, pwede nating matiyak kung anong relationship meron tayo sa Diyos, at pwede nating matiyak ang kasiguruhan na pwede tayong maging malapit sa Diyos. Yan po yung magandang bagay. Na unang bagay na tiyakin po natin sa buhay, tiyakin mong kilala mo ang Diyos. Tiyakin mong alam mo at kilala mo ang Diyos. Kasi napakahirap ng laban kung wala ang Diyos sa ating pong buhay. Let me read this, 1 Samuel 14 verse 6. Ito yung pinaghuhugutan. Ano po, bakit sumugod si Jonathan? Jonathan said to the young man, "Let's cross over to the camp of those hidden Philistines. Maybe the Lord will help us. If He does, nothing can keep Him from giving us the victory, no matter how few of us there are." So, ang sarap lang isipin, ano po, na si Jonathan, ano po, lumalakad po siya sa katotohanan, kilala niya yung magagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Maari sa iba, sa yung pagkakasabing, sabi niya sa armor bearer niya, "Maybe the Lord will help us." Pwedeng sabihin ng armor bearer niya, "Naku, Sir Jonathan naman, gisingin niyo naman ako pag-tiyak na kayo." Pero ang ganda kasi ng dulo, "Nothing can keep him from giving us the victory." Walang makakahadlang sa Diyos na tayo ay papanalunin. Hindi problema sa Diyos kung kakaunti tayo o ilan o gaano tayo kahina. Ang mahalaga, kasama natin ang ating Panginoon. Alam niyo ho, napakasarap sa gitna ng parang walang katiyakan. Ang dapat maging tiyak tayo ay yung pananampalataya natin sa Panginoon. Totoo bang may pananampalataya ako sa Diyos? Totoo bang nagtitiwala ako sa Panginoon? Totoo bang kinikilala ko ang kahusayan, kagalingan ng ating Panginoon? Tinan niyo po yung sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 6. "But without faith, it is impossible to please God. For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him." Alam niyo po ang totoong pananampalataya? Ang pananampalataya is yung word na He is. Ano yung pagkakilala mo sa Diyos? That He is a rewarder of those who diligently seek Him. Hindi po yung ang pananampalataya, lagi sinasabi lang natin, "Kaya mo yan! Okay yan!" Hindi. Ang una talagang tunay na foundation ng ating pananampalataya is ano yung pagkakilala natin sa ating Panginoon? Ano yung matibay nating pinangahawakan na character ni God sa buhay po natin? Again, huwag mo lang isipin na may Diyos. Kilalaanin mo sino ba ang Diyos? Ano ba yung karakter niya? Ano ba yung magagawa niya? Sino ba siya sa iyong buhay? Okay, let me challenge po yung bawat isang nasa 3 p.m. service. Sulat niya po natin sa comment box po natin, dugtungan niyo po, "God is." Ano yung idudugtong niyo po sa blank? Okay, sige po, sulat niyo muna po natin, "God is."
Sino ito nagsasabing God is good, God is faithful, God is powerful, God is my provider, God is my healer. Come on, come on. Sige po, paulanan po natin sa comment box ano ang pagkakilala po natin sa Panginoon. Kasi yung pagkakilala mo sa Diyos, yan din ang babalikan mo. At yan din po yung dahilan bakit mo siya tatawagan dahil kilala mo na siya ay makapangyarihan, walang imposible sa Kanya. Ang Diyos ang pinagmumulan ng tagumpay, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay. God is. Wow. Sige po, lahat po tayo. I want you to participate. Lahat po tayo mag-participate. Marami tayong masasabi sa paglipas ng panahon ng pagkakilala natin sa Diyos. God is. E dyan nga lang sa Hebrews 11:6, di ba? Sinabi na God is a rewarder. Naniniwala ka ba doon na ang Diyos, tuwantuwa siya sa iyo at ginagantimpalaan ng Diyos yung mismong paghahanap mo sa Kanya, pinagpapala ng Diyos yung pagsisikap na tunay na makilala mo pa siya ng lubusan. Kaya ganda-ganda po sa 2 Timothy chapter 1, verse 12, sinabi ni Apostle Paul, "For I know whom I have believed, and I'm persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day." Wow, naalala ko maganda yung verse na yan. Favorite yan ni Mrs. Chen Kawilan Santos. "Sapagkat nakikilala ko yung aking sinasampalatayanan." Ganda ng word na persuaded. "At kumbinsido ako na kayang ingatan ng Diyos lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala ko sa Kanya." Kaya nung humakbang ho tayo at sinabi natin, "Panginoong Jesus, Ikaw ang aking Panginoon, Ikaw ang aking tagapagligtas, Ikaw ang maghari sa aking buhay." Sinasabi mong maiingatan ng Diyos ang buhay mo kaysa pag-iingat mo sa sarili mo. Na sinasabi mong mas maiingatan ng Diyos ang pamilya mo kaysa pag-iingat at gagawin mo sa iyong pamilya. Mas maiingatan ng Diyos ang kabuuan at ang lahat sa iyong buhay kaysa hawakan mo sa iyong sarili ang iyong buhay. Hindi ba ang ganda-ganda po niyan? Nakikilala ko ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Sa loob ng halos 8 buwan na tayo po ay nasa pandemic, kumusta na yung pagkakilala natin sa Diyos? Lumalim ba yung pagkakilala mo sa Panginoon? O lumalim yung takot natin sa buhay? Lumalim ba yung pag-ibig natin sa Diyos? O lumalim yung galit natin sa ating puso na bakit nangyari pa ito? Wow, sana po lahat po tayo lumalim yung pagkakilala natin sa Panginoon. Sana lahat po tayo dumating ang buhay na natin na kaya nating sabihin yung nasa Psalms 23 verse 4, "Though I walk through the valley of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Bagamat ako'y dumadaan sa libis, sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ang Diyos ang aking kaagapay. Ang kanyang tungkod niya at pamalo ang aking sanggalang." Gusto niyo po ba yung ganon? Na lumalakad po tayo, na may matibay tayong pananampalataya. Lahat naman po tayo takot mamatay. Yan po ang kinatatakutan halos po lahat ng tao. Eh, ginapi na nga ng Diyos yung kamatayan. Ni kamatay na hindi po nakaporma sa kanya sapagkat sa ikatlong araw na buhay siya sa mga patay at siya po ay naghahari. Hindi na natiling nakapako si Jesus sa krus, siya ay nabubuhay at nabubuhay siya para sa iyo. Nabubuhay siya para kanya tulungan. Nabubuhay ang Diyos para akayin ka sa isang buhay na sagana at kasiyasya. Hindi po ba kaya po napakaganda? In the midst of uncertainty, we need to have an absolute trust in God's character. Bago pa nating isipin, may kakainin ba ang pamilya ko? May trabaho pa ba ako bukas? Magkakasama pa ba kami? Ang pinakamaganda na pwede muna nating isipin at pagtuunan ng pansin ay kailangan maging malapit ako sa Diyos, makilala ko siya ng lubusan, at tunay na lagi akong umapak sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Wow, pwede po bang kahit nasa bahay tayo, let us have a faith declaration. Okay? So, sabay-sabay po tayo ha. Kahit nasa bahay po kayo, sabay niyo ako, "I strongly believe in 1, 2, 3. I strongly believe that God is good and He is personally good to me." Ulitin ko po yan. I-declare natin yan. "I strongly believe that God is good and He is personally good to me."
Sulat nyo rin po sa comment section nyo po yan, ha. He is good to me. Ano po? He is good to me. Tingin muna po kayo sa akin. Minsan kasi naniniwala tayo, mabuti ang Diyos, pero hindi ka naman naniniwala na mabuti sa iyo ang ating Panginoon. Naniniwala kang mabuti ang Diyos at mabuti ang Diyos sa iba, pero hindi ka naniniwala na sobrang buti ng Diyos sa iyong buhay. Kaya pwede po ba talagang huwag nating iaalis yung katotohanan, totoong mabuti ang Diyos at totoong mabuti ang Diyos sa buhay mo. O, para po hindi po natin magkalimutan ito, ha, sulat lang po natin sa comment box muli po natin, God's character. God's character. Hindi lang siya tagapagligtas na magliligtas sa mga problema sa buhay mo at kasalanan, siya din ay Panginoon na gusto niya na masunod po sa iyong buhay even in the midst of uncertainty. God's character. Sana this pandemic, ano po, bago pa ito matapos, ang dami nating natuklasan sa ating Panginoon. Ang dami nating nakita sa Diyos na hindi natin nakita noon nung wala pa pong pandemic. Okay? I pray na may natututunan po talaga tayo. Okay? Number two is this. Tingnan natin. Ano po? Number two, in the midst of uncertainty, we need to take responsibility for what we can control. We need to take responsibility for what we can control. So, sa gitna po ng walang katiyakan, kailangan po maging responsable tayo sa mga bagay na kaya naman nating gawin. Okay? O, tingnan natin. So they let the Philistines see them, and the Philistines said, "Look, some Hebrews are coming out of the holes they have been hiding in." Then they called out Jonathan and the young man, "Come on up here. We have something to tell you." Jonathan said to the young man, "Follow me. The Lord has given Israel victory over them." Wow. Ano yung mga bagay na hindi control ni Jonathan? Yung unang bagay, ang mga uncertainty sa sitwasyon ni Jonathan at ng armor bearer ay ito. Mananalo ba sila o matatalo? Mamamatay ba sila o mabubuhay? Tutulungan ba sila ng Diyos o hindi? Hindi natin, sa una, kunyari po, hindi pa natin alam yung kabuong kwento, yun ang mga pwedeng tanong nila. Pero dito, ano po yung mga control nila? Kaya nilang gumising ng maaga. Kaya nilang makipagtulungan para sumalakay. Kaya nilang mag-travel. Kaya po nilang magpakita sa kaaway. Kaya po nilang umakyat, papalapit sa kalaban. Kung ano ang mangyayari, yung kasunod nun, hindi po natin alam. Pero ang maliwanag, ginawa ni Jonathan at ni armor bearer na walang pangalan ang kanila pong responsibilidad. Wow! Sana po ah, may matutunan po tayo sa napakagandang principle nito. Kahit ang mundo natin, walang katiyakan, at kumakaharap tayo sa mga bagay na hindi natin alam kung ano mangyayari, huwag na huwag ho natin kalilimutan maging responsable sa buhay. Again, si King Saul, instead na lumalaban, pinangungunahan ng kanilang mga sundalo, binibriefing po, nag-i-strategize, nagpa-planning, ano po, gumagawa sila ng batiwang paraan, natutulog po sa ilalim ng puno. Ang tawag natin po doon, pagiging irresponsable. Instead na may gawin siya, tinutulugan niya yung kanyang responsibilidad sa buhay. Ano pa yung mga bagay na kung saan makikita po natin dito na talagang naging responsable po talaga si Jonathan? Katulad po ni Jonathan, sabi ko nga po, talagang sumugod po siya, inaya niya yung kapartner niya, na alam niya, yes, may magagawa siya, pero maganda rin yung may katuwang po sa buhay. Ano yung mga bagay na kailangan tayong maging responsable? Again, sabi ko nga ho sa mga magulang, ano po, kahit po sa panahon ng pandemic, maging responsable tayo na huwag nating pabayaan ang ating pamilya. Yung mga nag-aaral ngayon, hindi po dahilan itong pandemic na ito, whether virtual yung pag-aaral natin or modular po, huwag ho natin itong baliwalain. Be responsible sa iyong pag-aaral. Huwag na huwag mong lolokohin yung teacher mo na sasabihin mo, "Ah, ma'am, loose connection." Ha? Anong loose connection? Ang lakas-lakas ng internet mo. Ano po? Minsan yung lahat na lang ginagawang dahilan. Ano po? Mga kapatid, be responsible. Alam niyo po, at the end of the day, to, tingin po kayo sa akin, yung pagiging responsable pala, isang himala ng Diyos. Talaga? Opo. Hindi ba nakakarinig tayo ng ganito? Aba, himala ang agang gumising. Aba, himala ang ayos ng kwarto.
Aba, himala ang sipag ngayon. Aba, himala ang sipag mag-aral. Ano kaya nakain ito? Di ba ginagamit natin yan? Alam niyo po, minsan hindi lang natin napapansin, isa sa pinakadakilang himala ng Diyos ay yung naging responsable tayo. Tingnan niyo po, may mangyayari ho ba sa Pilipinas kapag lahat ng Pilipino naging responsable? Na lahat ng Pilipino, walang nakatambay, lahat may pinagkakaabalahan o trabaho. Ang laking himala po niyan. Lahat ng mga Pilipino nagsesegregate ng basura, isang himala na po yan. Yung mga tao talagang disiplinado, isang malaking himala na po yan. Kung tayo lamang po ay magiging responsable sa buhay, marami tayong makikitang mga dakilang bagay. Imagine nyo, hindi yung puro tayo sisihan, hanapan ng pangit sa bawat isa. Sa tingin nyo, may magandang mangyayari? Be responsible. Ang ganda po nito, sabi ko sa inyo, may pakita po ako sa inyo, tingnan nyo to. When you move with God, He always shows up. Wow! When you move with God, He always shows up. Pag kumilos ka sa Panginoon, lagi siyang magpapakita. Kapag humakbang ka, ano po, sa mga bagay na pinagagawa ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi magpakita ang Diyos at samahan ka niya. Do you think kung kailan ka po naging responsable sa buhay, hindi ka sasamahan ng Diyos? Nakakilala ka sa Panginoon, na-realize mo, kailangan mag-aral ng mabuti. Kung kailan ka nag-aral ng mabuti, doon ka pa ba hindi sasamahan ng Panginoon? Dati tayong irresponsable, nang malayo pa tayo sa Diyos, pero ngayong naging nakakilala ka sa Panginoon, ngayon ka pa ba magiging irresponsable at hindi ka sasamahan ng Panginoon? Ito'y magandang bagay sa Diyos, laging hindi huli kailanman na maging responsable sa buhay. Lahat po tayo, be responsible sa leader, be responsible sa paglilid mo ng cell. Mga primary leaders, be responsible. Alam ko marami ka rin inaasikaso, but be responsible to your network. Diyan ka rin pinagpapala ng ating Panginoon habang ginagawa mo at humahakbang ka at nagiging responsable sa buhay. Sulat nga po natin sa comment box po natin para hindi po tayo magkalimutan. Be responsible. Be responsible. Yung word pa lang na yan, isang himala na ng ating Panginoon. Grabe, ano kung sa loob ng pamilya, may responsabling tatay, may responsabling nanay, may mga responsabling anak. I-picture nyo nga po sa akin, anong utsura ng pamilya na ginagawa po nila yung kanilang part, tatay na nangunguna. Very supportive na asawa. Very obedient na mga anak. Wow, panalo ang pamilyang Pilipino kapag tayo pong lahat ay pinagharian ng Diyos ng mga responsabling puso na ginagawa ang pinakamabuti dahil iyon ang nais ng ating Panginoon. Sana may natututunan po tayo, ha? Number 3, in the midst of uncertainty, we need to ask God to give us courage to do what we already know. We need to ask God to give us courage to do what we already know. Tanong natin, Jonathan, nung sumugod ka, bakit ka ba sumugod? Ano ba yung alam mo? Atras lang tayo, 1 Samuel 7:3, sabi daw po ni Prophet Samuel to all Israelites, if you are returning to the Lord with all your hearts, then rid of yourselves of the foreign gods and the Ashtoreths and commit yourselves to the Lord and serve Him only. Ano yung pangako? He or God will deliver you out of the hand of the Philistines. Okay? So, napakagandang bagay na sinasabi sa passage na yan. He will deliver you out of the hand of the Philistine. Palalayain ko kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Okay? So, ang gandang isipin nito, ang gandang isipin nito. Okay, tingin po kayo sa akin. Sabi ni God sa mga Israelites, palalayain ko kayo sa mga kamay ng Pilisteo. Sige, hulaan nyo nga po, sino sa tingin nyo ang gagamitin ng Panginoon para palayain ang Israel sa kamay ng mga taga-Pilisteo? E de Israel din po ang gagamitin. So, alam ni Jonathan, as a prince, as a warrior, isa siya sa gagamitin ng Diyos para palayain ang Israel sa kamay ng mga taga-Pilistines. Hindi naman ganito, no? Palalayain tayo ng Diyos, tayo mga Israelites. Sino magpapalaya sa atin? Mga taga-Ammonites, ano po? Mga taga-Hittites, ano po?
Hindi. Israelites din po ang gagamitin ng Diyos. O, tingin muna po kayo sa akin bago tayo magkalimutan. Ilan sa atin dito naniniwala pagpapalain ng Diyos ang pamilya mo? Oo, marami dyan. Sumasagot na amen. O, sino gagamitin ng Diyos para pagpalain ng Diyos ang pamilya mo? E de, pamilya mo rin. Pagpapalain ka ng Diyos ng isang magandang bukas, sino sa tingin mo ang gagamitin ng Panginoon para pagpalain ng iyong bukas? E di, ikaw din. Kaya sabi siguro ni Jonathan, may word na si God eh. May pangako na si God na palalayain tayo. Kailangan ko na lang humakbang ng may katapangan para makita ko yung plano at pangako ng ating Panginoon. Ang problema natin parang ganito, lagi nating nakikita, iba ang maghahango sa atin sa kahirapan. Ibang tao ang magpapalaho sa atin. May mayamang maaawa sa akin. Bibigyan ako ng limpak-limpak na pera na kahit hindi ako magtrabaho. Ay, grabe, mahihiga ako sa kayamanan. Hindi po totoo yun. Gumising ka, maruha. Sabi nga nila, sabi nga ni Pastor Ed Lapis, gumising ka, maruha. Ano po? Ikaw ay naloloka. Ano po? Yung ganyan. Hindi, matatapos din ang kahirapan ito. Makakapag-asawa din ako ng mayaman. Ganun. Bakit ilalagay mo yung pag-asa mo sa pag-aasawa mo? Ngayon pa lang magsikap ka kahit wala kang asawa, pinagpala ka ng Panginoon. Amen po ba tayo doon? So, iyon po yan. So, tingnan niya natin to. One of the wonderful things about living in the realm of uncertainty is that you find the journey with God is full of surprises. Okay, tingnan po kayo sa akin. Minsan, tinanong ko yung asawa ko, inisip ko lang, sabi ko, Mami, kung yung lahat ng bagay na sa atin, ha, do you think may excitement pa ang buhay? Ito pala yung isang bagay na miracle of uncertainty. The more na hindi mo alam ang maraming bagay, mas lalong na-excite ka na kumilos, magtrabaho, gumawa, dahil alam mo, yung mga hindi mo pa nakikita, pwede mong makita, at yun ang pinaka-exciting part sa buhay po natin. Sino sa inyo ang nanood na ng pelikula na alam nyo na ang una at hanggang dulo pagkatapos? Wow! Excited ka pa rin! Halimbawa, yung Avengers, ano po? Wow! Pinanood nyo po, ano? Pinanood nyo po yung Endgame po? 10 beses mo na pinapanood, na-excite ka pa na ako, baka hindi nila matalo si Thanos, ano po, yung parang ganyan. Hindi po, alam na alam mo na yung kwento. Kapag alam na alam mo na yung kwento, parang nawawala yung element of surprise. Nawawala yung element of excitement. Kaya ito po ang maganda. Lord, thank you. Hindi ko man alam ang lahat ng bagay. Alam mo ang lahat ng bagay. At kapag kumilos ako, Panginoon, maraming surprises ang pwede kong maranasan. Can I hear amen nga po dyan sa mga napagpapala po? Kala mo ang pangit ng sitwasyon mo? Pero nasa maganda ka palang posisyon para maranasan yung mga dakilang himala ng ating Panginoon. Pero siyempre, tingnan muna natin uli ito. Faith is all about character, trusting in the character of God, being certain in who God is, and following Him into the unknown. Okay? So, ang point dito is ganito. Pag ang Diyos pala, pumasok talaga sa buhay mo, nakaka-excite yung buhay. Kapag yung pamilya nakaranas ng Diyos, nakaka-excite ang buhay. Kasi walang excitement sa isang buhay na hindi sumusunod sa Panginoon. Nakakatakot. Kaya lang po ito nagiging excited kasi ibinukas ng Diyos sa iyo ang pintuan na hindi mo pa nararanasan at pinaapa ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ang dami nga dyan. Si Abraham, ano po? Abraham, umalis ka sa kinaruma at tuturo ko sa iyo ang lugar na pupuntahan mo. Hindi naman sinabi exactly kung saan, pero exciting yon. Grabe, nasa retirement age na si Abraham, pero tinulungan pa rin siya ni God at alam naman natin, grabe yung buhay na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Sulat nga ho natin muna sa comment section para hindi tayo magkalituhan. Sabi nga ho natin, boldness. Boldness, pagiging matapang. Bago ko po ibigay sa inyo yung pang-apat, alam nyo po, meron pong book sa New Testament, sabi nga po ano, Matthew, Mark, Luke, John, and Acts. Book of Acts. Ba't hindi kaya sinabi itong ano, Book of Daldalan. Book of Kulitan. Bakit sinasawag na Book of Acts? Eh yun na nga po eh, punong-puno ng aksyon ang mga disciples. Pinipigil, they are unstoppable because the power of God is upon us. Natutunan nila in the realm of uncertainty
to step out of boldness in faith in Jesus' name. Natutunan nila, kahit ginigipit po sila, kahit matagal silang kinwarantine, sinusuppress yung kanilang pangailangan, but God sustained them and helped them to pursue the purpose of God in their lives. Boldness. Ang prayer nga nila, huwag nang alisin ang problema. Lord, di ang iyak ng Lord, alisin mo yung mga problema ito. Ang laging prayer nila, Lord, tulungan mo po kami na maayusad yung gawain ng Panginoon. Eh marami po sa atin, ang mga prayer request, ano po, ang prayer request ko po, matanggal ang sipon sa tenga ng anak ko. Matanggal po yung galis aso sa pusa namin. Alam nyo, marami tayong mga prayer request, pasensya na po kayo, mga walang kakwenta-kwenta, puro mga pansarili. Gusto nating alisin lahat ng mga hindi maganda sa buhay natin. Gustong-gusto natin yung comfort. O tingin po kayo sa akin, ang comfort zone ay isang lugar na hindi naghihimala ang Diyos. Never si God nagagawa ng mga dakilang himala sa lugar natin na ayaw nating humakbang para sa Panginoon. In the midst of uncertainty and great problems and troubles and trials, come on, mga anak, mga kapatid, mga ka-praise, diyan nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Be bold na humakbang. Kaya ngayong conquest natin sermon series, talaga ang panalangin ko po, tulungan tayo ng Diyos na maging matapang. At tinan mo, may mga tao ngayon, nasiyahan na lang na sana humaba pa yung quarantine para sarap kaya nung ano, sinusuplayan ka na lang ng gobyerno, ng mga ayuda. Eh yun po, okay yun sa mga iba, pero iba ngayon, hanggang ngayon, hindi pa nakakatanggap ng ayuda. Pero salamat sa Diyos sa mga nagsisikap. Salamat sa Diyos sa kahit mga hindi nakakatanggap, pero nagsisikap po sila na tunay na humakbang, na pagpapalain sila ng ating Panginoon na hindi nila inaasa ang kanilang buhay sa mga tao, kundi sa magagawa nila na alam nila kapag gumawa sila, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, mapalad ka. Di ba napapagod ka na sa pagtitinda, pero pinagpapala ng Diyos ang iyong pagtitinda. Kumikita ka na, nakakapag-exercise ka pa. Kumikita ka na, tumatalino ka pa. Tumatalino ka at nakikita mo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Number four is this, in the realm of uncertainty, we need to do the right thing regardless of the consequence. Regardless of the consequence. Yung una, tinuturoan tayo maging matapang, pero yung tung kasunod na ito, tinuturoan tayo gawin pa rin ang tama. Huwag nating i-compromise yung karakter natin para matakot sa consequence, kundi maging tapat pa rin tayo. At huwag isipin yung sasabihin ng tao, kundi yung iisipin ng Diyos at kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi ho dito, Jonathan climbed up of the pass on his hands, knees, and the young man followed him. Jonathan attacked the Philistines and knocked them down. The young man killed them. Grabe po yung ginawa ni Jonathan dito, ano? Ibig sabihin, nung talagang gumapang siya, wala siyang kadepe-depensa. Wala siyang kadepe-depensa. Pero nung makarating na siya po, doon sa lugar mismo ng kaaway niya, pinataob niya lahat ito. Kasama ng kanyang armor bearer. Alam niyo po, gusto ko pong liwanagin to. The adventure of faith begins with faithfulness. Ang pinakadakilang manifestation ng pananampalataya natin ay tapat ka sa pinagagawa ng Panginoon. You are consistently doing the work and serving the Lord. Nitong pandemic, I believe may mga bumitaw, may mga sumuko, may mga umayaw. Faith and faithfulness goes hand in hand. You cannot talk about faith without speaking or talking about obedience. Hindi po tayo ano eh, salita lang eh. Marami nga ho sa atin, sabi ko nga po, may bold statement, walang bold action. Eh ang kailangan ho natin, bold action. Kaya dito nakaka-excite ang buhay po natin. Sa mga hindi pa ho namumroblema na ano ba talagang kailangan kong gawin? Pastor, kung hindi mo alam yung gagawin mo, eto lang. Jesus came to serve and not to be served. I-commit mo muna yung buhay mo sa Panginoon at yun lang ang yakapin mo. Jesus came to save or to serve and not to be served. Ganun din, I came here to this world not to serve or not to be served but to serve. Kaya nga, ito lang tanda nyo, I have a divine mission to fulfill. Hindi ka humihinga at nabubuhay na walang pinagagawa sa inyo ang Diyos. I have a divine mission to fulfill. Tingnan nyo ito,
pag naging faithful ka sa Lord, faithfulness is God's way to a greater opportunity, responsibility, and adventure. Habang nagiging tapat ka sa Diyos, doon bumubukas ang maraming oportunidad ng buhay, doon bumubukas ang maraming responsibilidad sa buhay, doon bumubukas kaya nagiging exciting ang buhay. Wow! Ang ganda pala noon, hindi lang tayo tinuturuan ng Diyos na maging matapang, tinuturuan tayo ni God na maging matapat sa buhay. Sulat nyo po ulito yung word sa comment box nyo po, faithfulness. Ayan. Faithfulness. In the realm of uncertainty, be faithful. Be faithful. Gawin mong may katapatan ang ipinagagawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Tingin mo na po kayo sa akin bago natin i-conclude ko po ito. Alam niyo po, one of the greatest miracle of God ay hindi naman yung nangyari po sa paligid eh. One of the greatest miracle in life is, ano nangyari sa iyo? Naging malapit ka ba sa Diyos? Naging tapat ka ba? Naging matapang ka ba? Naging responsable ka ba? Tingnan niyo po, I believe, in the midst of uncertainty, ito ang sinasabi ni God sa bawat isa sa atin, I'm just looking for someone to believe. Gustong-gusto ko yung mga taong hangang-hanga sa magagawa ko. Gusto kong makakita ng mga taong believe na believe sa aking mga salita. Gusto kong makakita ng mga taong naniniwala, hindi sa fake news, hindi sa kung anong bagay, kundi naniniwala sa aking karakter na kapag sinabi ko, gagawin ko. I'm just looking for someone to believe. Si God naghahanap din sa oras na ito, I'm just looking for someone who is responsible. Tuwang-tuwa siya sa responsabling tatay, responsabling nanay, responsabling mga anak. Sinasabi din ni God sa oras na ito, I'm just looking for someone who is courageous. I'm just looking for someone who do the right thing. Tingin mo na po kayo sa akin. Again, sabi ko nga po, this pandemic, ano ba yung himala na pwede mong tingnan? Yung naging malapit ka sa Diyos, malaking himala na po yan. Yung mas naging responsable ka at kumilos, himala po yan. Yung naging matapang ka na humakbang at hindi ka natakot, isang himala po yan ng Diyos. At yung ginagawa mo ang tama na hindi mo ikinocompromise yung karakter mo at sumusunod ka ng tapat sa Panginoon is already a great miracle. How about this one? Tira niya po natin to. In the midst of uncertainty, gusto ko lang sabihin sa lahat sa atin, sa iyo po, lalo mong kilalanin at maging malapit ka sa Diyos. Lalo kang maging responsable sa ating mga responsibilidad. Lalo kang maging matapang sa ipinagagawa ng Diyos at lalong maging matapat sa pinagagawa ng ating Panginoon. Let me end with this story of, again, Pastor Erwin McManus. Nilagyan ko lang ng title ito, ano na, Namatay ka raw. Ano po? Namatay ka raw. Sige, tingin po kayo sa akin at dito tayo mag-e-end. Ano po? Yung unang kwento ko sa inyo, papunta sa airport. Eto naman, madaling araw, tumawag sa kanya yung kanyang kapatid na babae. Sabi niya, Kuya, o ba't yung umiyak? Kuya, ba't yung umiyak? Napanaginipan kita eh. Napanaginipan mo lang ako, umiiyak ka na. Ba't yung umiyak? Kuya, may lakad ka ba? Eh, mamayang gabi, may pupuntahan ako from Los Angeles to Texas. Mag-i-speak ako ng 4 minutes sa isang convention. Kuya, napanaginipan ko na matay ka eh. Kuya, baka pwedeng hindi ka na tumuloy. Pagkatapos, after 2 hours daw, yung isa naman niyang kapatid ang tumatawag sa kanya, Kuya, na nag-iinip ako eh. Ano naman yung panaginip mo? Namatay ka raw? Ha? Ano ba itong mga kapatid ko? Magkaroon ka ba ng mga kapatid na ganito? Maya-maya naman po, tumawag sa kanya yung nanay niya, Anak, dalawa lang kayong lalaki sa magkakapatid. Napanaginipan ko, isa raw sa inyo, namatay. Wow! Ano ba itong pamilya ko? Puro kamatayan ang napapanaginipan. Hanggang sa maya-maya po, para siya makakuha ng comfort, kinausap niya yung kanyang asawa na si Kim. Kim, grabe naman yung mga panaginip ng pamilya ko, si nanay, saka yung mga kapatid ko. Namatay daw ako. Sabi po ni Kim,
Panginoon ang Panginoon. Seek me and live. Alam niyo po yung binanggit niya na Gilgal, Beersheba, Gilgal, Bethel. Mga lugar po ito ng taguan eh. Maraming tao sa sobrang takot, wala nang ginawa kundi magtago. Maraming tao sa sobrang takot, naparalisa na, na hindi na kumilos, hindi na nagplano, hindi na po nagbuo ng pangarap, hindi na po kumilos. May nangyari ba sa kanila? O nabuhay ka ng mahaba, pero wala ka naman na-accomplish sa buhay. You are good as dead. Iniisip ko nga rin, no? Baka nga pag nag-onsite, buti na lang ang praise church. Talagang excited mag-onsite service. Baka ho meron tao ngayon, ako hanggat walang bakuna, pag 10 years, hindi talaga ako magseserve. Iba talaga yung sigurado ka. Iba yung talaga nakatago ka. Kahit iwas sa problema, hindi niya natuklasan kung gaano siya kalakas, katatag at katibay kapag ang Diyos ang kasama. Yung kausap ko po ngayon, maaari sinasabi niya para sa akin ang mensaheng ito, Lord, gusto ko pong makilala ka. Tulungan niyo po ako na maging responsable. Turuan mo po ako na maging matapang.
at tulungan niyo po ako na maging tapat. Pagpalain ka ng Diyos. Ikaw na sobrang hinahanap mo ang Panginoon sa oras na ito. Pagpalain ka ng Diyos, ikaw na nakakaranas ng kakapusan, ang himala ng Diyos ay tunay na iyong maranasan. Ikaw na nasa lugar ngayon na hindi mo alam kung ano mangyayari, alam ng Diyos ang gagawin niya sa iyo. I speak miracle in Jesus' mighty name. Be upon you. Hallelujah. Seek the Lord and you will live to a life of purpose, great adventures, and experiencing the miraculous work of God. Thank you. Thank you so much, O God. In Jesus' name, amen at amen. Tingin po kayo sa akin, sa apat na nabanggit po natin ito, pag-usapan niyo po sa group huddle. Ano po? Ano yung kailangan mo sa apat na ito na gusto mong tunay na gawin sa week na ito? Maging malapit sa Diyos, maging responsable, maging matapang, or maging matapat. Pag-usapan niyo po sa grupo niyo po, lalo na po yung mga bago pa lamang ho nating nakasama. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, magkita-kita po muli tayo next week. God bless you.